Magandang hapon sa inyong lahat. Wini-welcome ko po ang ating viewer, Tatay Dante Manguba from Chicago. Thank you so much for watching this live program. Pero ang exact time po na mag-start po tayo is 6 o'clock po, no? Kaya ito po ay mag-iipon muna tayo ng viewers before tayo mag-start, no, sa ating programa, ang tinig ng totoong reformasyon. The voice of true reformation. No? Live po tayo dito sa Facebook at on air din po ito doon po sa radio, Bob Radio FM sa Maragusan, Davao de Oro. No? Naka-air din po ito doon mamaya pong 6 o'clock. No? So thank you so much po sa atin pong mga viewer niya, no? At welcome din po kay kaibigan and brother Leo Paikan, no, ng Davao City. Thank you so much, brother Leo, no? Medyo matagal na tayong hindi nagkita. May the Lord bless you and your family. Okay? Sana bigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na muling magkausap, no, ng personal para tayo magkaroon ng sharing of the Word of God. Thank you so much. And abangan nyo po yung ating programa po mamayang 6 o'clock. No? And napakaganda po ng ating topic, God's basis of God's covenant in Old Testament, the time of Israel, and with the people of God in the New Testament. No? Tingnan natin po yung basis kung saan po nakabase ang covenant po ng Diyos, no? So napakagandang topic po 'yan, and I do pray and hope na ma-bless po tayong lahat, no? Okay? And welcome din po kay Sunday Cabrera. Thank you so much, Sunday Cabrera, for watching this live program. And kay Sarah Jane Sogano Manlatikan. Thank you so much, no? Sa panonood nyo sa atin pong live program po ngayon. Okay? Hindi pa ito ang starting po ng ating live. Okay? Mamaya pa po yung pinaka main start talaga natin. So mag-gather muna tayo ng mga audience po. And sa atin pong programa po every Sunday ng gabi, no, 6 to 8 p.m. Meron tayong 5 questions mamaya, no? Nag-ready po ako ng 5 questions. Okay? And ang pinakauna pong makasagot bawat tanong, no? Bawat question, the first to answer our question will receive, no, 30 pieces of cellphone load, no? Regular po 'yan na load, 30 pesos po. Yan po ay pampalubag-loob lang po sa inyo sapagkat kayo po ay nakinig. Bilang pasasalamat po, appreciation, no, sa inyo pong panonood at pakikinig ng salita ng Diyos. Bilang handog pasasalamat. 5 lang muna po ang makatanggap mamaya. Bawat question, isa po, no, ang makatanggap. Yung pinaka-una, no, na makasagot po ng tama. Basta yung tama po, no? So, invite nyo po yung mga friends nyo, yung mga mahal nyo po sa buhay. Invite nyo po, no? Share nyo po yung ating live po para marami tayong mabless, no? Then, kung meron pong mag-sponsor po ng, meron pong willing and masaya po na mag-sponsor po ng ating incentives po, kanang yung ating pangpalubag-loob po, no, sa mga nakikinig. Kung meron pong mga gusto mag-sponsor po, PM lang po kayo sa akin, no? Kung gusto niyo pong mag-sponsor para at least maging part din kayo ng programa na to, no? Sa langit po, meron kayong bank doon, no? Ibig sabihin, sumuporta po kayo sa gawain po ng ating Panginoon, no? Kung gusto niyo pong mag-support, sponsor, no? Kahit yung pampalubag-loob po sa ating mga viewers, sa mga listeners po natin sa radio, no? Pwede po kayong PM nyo lang po ako, no?
And sa mga gusto din pong sponsor din po, tutulong po kayo kasi meron po itong monthly obligation yung ating radio program po doon po sa Maragusan, Davao de Oro, no? 2,000 a month. Bago lang po ako nag-renew ng contract kanina po, no? Kanina kasi medyo natigil po yung radio program natin doon dahil sa circumstances. Gusto ko pong i-resume, no? I-revive po. May bago na pong meron na pong bagong contract po yung radio na binigay, at least 2,000 a month. Pero murang-mura na po 'yan, no? Napakamura na po 'yan, 2,000 a month. No? Kaya kung meron pong willing po and masaya po na mag-contribute kahit magkano po, no? Welcome po. PM lang po kayo, no? Dahil monthly obligation po 'yan natin. Okay? Anyway, sa Facebook po, libre naman ito. Pero kapag may extra pong makulikta po tayo, pwede nating i-ano po dito sa Facebook. Minsabang ito, i-advertise po, no? I-boast po natin yung ating mga live para mas marami pong mga tao na mapaabutan ng mensahe ng ating Panginoon. So napakasaya po na marami mga tao na makabasa, makarinig, no, ng mensahe po ng ating Panginoon. Okay? So yan po. So maraming salamat po sa atin pong mga viewers na nandiyan na po, no? Thank you so much Sarah Jane Suganov Manlatikan and kay Florami de Galicia. Thank you so much also. Welcome po kayo sa ating live po ngayong gabi. Today is February 13, kung hindi po ako nagkakamali, 2023, no? Salamat po una sa lahat sa ating Panginoon sa lakas, no, sa peace na ibinigay po sa atin, lalo na po sa inyong lingkod, no. Alam naman po ninyo ang aking naging history sa nakaraang mga weeks, pero salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga trials, no, sa aking buhay. Part po 'yon sa aking experience, no. Sabi nga nung isang kanina nung nalaman nung kaibigan ko na na-aksidente ako, sabi niya, baka galit sa'yo yung demonyo. Yan din ang sumagi sa isip ko, no? Sumagi po sa isip ko, gusto talaga akong pilayan. Maraming business na gusto talaga akong patahimikin po. Gusto akong patulogin. Kaya hindi ko na mabilang yung aksidente na naranasan ko. Pero pinahintulot po ng Diyos ang lahat, no? Pero hindi pa po panahon para ang inyong lingkod po ay pumanaw or magpahinga, no? Pwedeng na-touch lang po yung mga paa ko, pero hindi pa po tayo mapigilan sa pagbigay po ng pabalita ng ating Panginoon, no? Okay? So salamat po Florami de Galicia. Sabi niya good noon po pastor. Good evening na po, no? Sorry. Good evening na po sister. Thank you sa heart message. Okay? And Mary Grace, Mary Grace Reswina Villaver. Dito rin po ito sa Maragusan. Thank you so much po, no? Ito po ang may-ari po ng radio station doon po sa Maragusan. Sila po ang mag-air ngayon ng atin pong live program doon po sa Maragusan, Davao de Oro. So, purihin po ang ating Panginoon, no? Sa isa naman pong episode na ibinigay sa atin ngayong gabi na ma-resume po yung ating programa, The Voice of True Reformation, no? 6 o'clock po, no? 6 o'clock na pala. Sorry, no? So, ngayon po is panahon na upang tayo po ay magsimula, no, sa atin pong programa ngayong gabi, alas 6 na pala. Okay? So, I would like to greet everyone a pleasant evening, and I do pray and hope that the blessings of God, no, be upon us, be upon you, be upon everyone, no, and to all our listeners, no, sa radio station po ng Bob Radio FM 98.9 Maragusan, Davao de Oro, no. I would like to greet everyone a pleasant evening, no? Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ako po'y naghihingi po ng paumanhin po sa inyo sapagkat from December po is na-stop po yung ating radio program. Medyo na-busy po kami kaya hindi po naasikaso po yung radio program, no, dyan po sa Maragusan. Humihingi po ako ng paumanhin. But ngayon po, sisikapin po natin sa tulong po ng ating Panginoon, no, na may pagpatuloy po natin. Masimula natin muli at may pagpapatuloy po natin ang atin pong radio program every Sunday evening from 6 p.m. to 8 p.m. No? Yan po. Every Sunday po yan. Dito po sa Bob Radio FM 98.9. So, ugaliin nyo po na makinig every Sunday. No, alam ko po, marami nakikinig po dyan. Eh, binabati ko po yung ating mga listeners doon po sa my New Cebu Tibay family. Thank you so much. No, marami po yung mga family po doon ng Tibay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and sa Lagi family. No, salamat po sa inyong pakikinig po dyan sa ating programa and sa pamilya po ni Tatay Simon. Okay? Hello, Tay. Tatay Simon, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Magandang gabi po sa inyong lahat and kumusta na po kayo dyan? Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta po ang inyong buhay sa nagdaang taon, no? And kumusta naman po kayo ngayon sa bagong taon? Pasensya na po kayo dahil ang inyong lingkod po ay nakaranas po ako ng isang matinding aksidente po. No, last December 31 around 11:30 p.m. No? Habang ako po ay naghatid po ng pasyente po sa ospital, ang pasyente ko nakasakay sa moto sa taxi at ako naman ay sumusunod sa taxi dahil hindi kami magkasya lahat sa taxi. Nakamotor po ako para pag na-confine na yung pasyente po namin, pwede akong makauwi na po sa bahay kasama ng misis ko. Pero sa kasawiang palad po, sinalubong po ako ng isang matinding aksidente. Binangga po ako ng humaharurot po na motor. I think mga 80-70 yung estimate ko lang po yung takbo po ng driver na yon. Lasing po siya, medyo lasing. Grabe, humaharurot. Nasa gitna po ako nakahinto. Bigla na lang po akong binangga po. Diretso talaga pagtingin ko nandiyan na sa bumangga na po siya. Kaya nadurog po yung binti ko, no? Yung paa ko po, nadurog yan. Yung buto ko po dyan. Pero salamat sa Panginoon na yun lang ang natouch, no? Kaya sinalubong po ako ng isang malungkot na New Year. At nung birthday ko din, malungkot din na New Year dahil nasa hospital ako. Namimilipit po ako sa sakit, no? Pero thanks be to God, no? Sa grace, sa lakas, no? Sa kapayapaan na ibinigay po ng ating Panginoon. Mahirap po. Medyo mahirap po ang ganitong kalagayan, pero we have to endure, no? We have to be more patient, no? Sa ganito pong mga eksperyensya. Kaya salamat po sa Panginoon. At least ngayon nakabalik na rin po ako kahit hindi pa ako makalakad talaga. Pero hindi naman na paralyze yung boses ko, yung kamay ko. Kaya makapagbigay pa rin tayo ng pabalita ng ating Panginoong Diyos. And I would like to announce to everyone na mamaya po at the end of our, bago po matapos ang ating program, meron po tayong mga katanungan. Magbibigay po ako ng 5 questions, no, sa atin pong topic na pinag-aralan po ngayong gabi. At i-review ko lang po para sa mga bagong dating, no? And ang pinakauna po na makasagot na tama sa atin pong 5 katanungan, no? Bawat tanong po, meron po tayong ibibigay po na prize. Okay? Yan po ay handog pasasalamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa ating programa, sa inyong panonood, no? At least mag-umpisa muna tayo ng maliit lang muna na load. Sabi ng anak ko kanina, sana papa 300 yung unang makasagot. Sabi ko, siguro darating tayo dyan pag maraming blessings mula sa Panginoon, no? Pag maraming blessings po na ibigay si Lord sa atin, makaabot tayo dyan sa 300, no? So may 5 po mamaya na makatanggap po ng
tag 30 pesos po na regular load. Kahit anong network po, meron pa kayong matatanggap po yung pinakauna at tama po yung sagot. Tumpak. No? And thank you so much for all our listeners in Maragosan, Davao de Oro. And thank you din po sa botihin po nating mga kaibigan at kapatid po kay Kristo, yung may-ari po ng radio program. I'm sorry po, yung pangalan na pala po ng radio ngayon is Minds Radio. Thank you so much, Sister Grace. Minds Radio FM. Formerly po is Bob Radio po siya. Ngayon pala is Minds Radio. Wow, gumaganda po yung pangalan po ng radio, no? Mina, no? Minahan na radio po sa Maragosan, Davao de Oro. And sana po marami pong makapakinig sa mensahe po ng ating Panginoon dyan po sa Maragosan, Davao de Oro, at sa lahat po sa mga maabot po ng kanyang signal, no? Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. And to all our viewers in different countries, no? I would like to welcome everyone from Australia. We have a brother, Dan Jones. Welcome, no? To our live program here on Facebook. No, nagtanong po siya kanina if it is in English or Filipino. I answered him mix, no? English and Filipino. And in Jamaica and in different countries around the world, welcome to our live program here on Facebook. And may the peace and the blessings of the Lord be upon us all as we continue to study the Word of God, no? And sa mga nais pong magpaabot ng kanila pong mga katanungan, no? Sa ating radio program po sa Maragosan, and kung gusto nyo rin pong sumagot, no? Sa ating pong quiz mamaya, pwede po kayong sumagot kasi titingnan ko lang mamaya po yung oras. Meron ako kung inutosan kanina, pinag-usapan na siya yung magtingin po sa oras, yung kung sino yung pinakaunang nakasagot. Yung sa text and dito po sa ating live po sa Facebook, no? Yung pinakauna po, either sa text or sa live po sa Facebook, yun po yung makakatanggap ng 30 pesos po na load, no? Mula po yan sa puso ng inyong lingkod, no? Maraming salamat po sa inyo. Sana maging masaya po tayong lahat. Okay? So maraming salamat po and welcome. And sa pagsisimula po ng ating programa po ngayong gabi, I would like to ask everyone to pray with me as we start our live program this evening. Ama po namin na nasa langit po kayo, in the name of Jesus, we come before your throne of mercy and we thank you, Lord, for your protection for the whole day. And maraming salamat po sa buhay, lakas, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord, for giving us this time to have this radio program in Maragosan, Davao de Oro. And in our live here on Facebook, salamat po, Panginoon, sa time na ibinigay niyo po sa amin. Na nawa ito po ay magamit po namin sa pag-aaral ng inyo pong mga pinagpala at banal po na salita. At naway marami po kaming matutunan, Panginoon, mula po sa inyo mga salita upang maintindihan po namin ang inyo pong banal na kalooban. At nawa ito po ay hindi lamang namin maintindihan, hindi lamang namin napag-aralan, but we will put this into practice in our daily lives. And pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng aking mga listeners sa radio program sa Maragosan. Pagpalain po ang kani-kanilang mga pamilya, ang aming mga kaibigan po doon na nakikinig saan man sila naroon sa mga oras na ito. Dalangin ko po na inyo po silang pagpalain. Pagpalainin po ang may-ari po ng radio station na ito, Minds Radio FM. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, Villaver family, na sumakanila po ang magandang kalusugan, kapayapaan, and more blessings to come. Pagpalainin po ang lahat ng mga viewers, Panginoon, on Facebook, together with your families, na sana sumakanila din po, Panginoon, ang inyo pong kapayapaan. Gamitin niyo rin po ako bilang instrumento sa paghahayag po ng inyong banal na kalooban ngayong gabi
At sumayin niyo nawa po ang kapurihan, ang karangalan, at ang pagsamba ngayon at magpakailanman. Ito po, O Diyos, ang aming samot dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming maraming salamat po. I would like to acknowledge yung atin pong mga viewers po ngayon. Sa Maragosan pala, yung mga gusto pong mag-text pala, sorry na nakalimutan ko pong ibigay yung number po natin. Ang ating official po na number, sorry po, isa na lang po ang maibigay ko kasi na-block po yung isa kong number, yung sa TM. Ito na lang po ang maibigay ko po sa Smart, no? 0931-109-5983, no? 0931-109-5983. Okay, so dyan po kayo, magpaabot po ng inyong mga katanungan. Sagot po mamaya sa ating question. Dyan na po niya ipaabot doon po sa ating mga kaibigan na nakikinig po sa kanilang mga radio, sa kanilang mga tahanan doon po sa bayan ng Maragusan, Davao de Oro, sa Mines Radio, Maragusan. Okay, thank you so much po sa panonood, no? Mula po sa ating, salamatan ko po yung ating bagong kaibigan. Sabi po niya, good eve. Good eve, Pastor. Tanaw ko sa imong live. Welcome, no? Sister Jolina, bago lang kami nito nag-meet nila sa hospital po. No? Kasabay po kami na na-confine po sa hospital yung kanyang partner. Nagkakilala po kami, no? And may nakilala din po ako doon na Bob Villaver din po. Kapangalan po ni Pastor Bob Villaver, no? Kasabay ko rin po na na-aksidente, no? Noong December 31, Bob Villaver. Naging friend ko na rin po siya sa Facebook, pero hindi pa lang naka-watch po ngayon, no? Maraming salamat po. And kay Robert Tihada, thank you so much din po, no? Sabi niya, good evening po, Pastor, and sa lahat. Okay, greetings po yan from Robert Tihada. And mula po kay Florami D. Galicia, thank you so much. Sabi po niya, good evening everyone, and God bless us all. Amen, no? Purihin po ang Diyos. Okay, salamat, Sister Florami. And mula din po sa ating isang kapatid at kaibigan po sa Bayugan, Agusan Sor, Del Sor. Good evening daw. Sabi niya, good evening. Thank you so much, Sister Tata, no? Sa iyong panonood. And mula po kay Dionisio Son Saplad, good evening po, Pastor Nestor, and to all viewers. God bless po sa ating lahat. Thank you so much, Brother Dodong Saplad, no? Sa inyo pong panonood. And paki-share na rin po, no? Ng ating pong live po ngayon sa inyo pong mga friends, no? Sa inyo pong mga mahal sa buhay, kahit po sa inyong mga kaaway, no? Pwede nyo pong i-share yung ating live program po para naman sila ay mabiyayaan po, no? Ng mga pagpapala mula po sa langit sa magitan po ng pakikinig sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya sana po sumaatin po lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. At ang ating programa po, mga kaibigan, ay may pamagat po ito, no? Sa ang pamagat po nito is The Voice of True Reformation. Napili ko po yung title po ng program na yan dahil sa ngayon po ang daming nagdadala po ng message of reformation, no? Marami pong klase ng pagre-reforma, grupo ng pagre-reforma ang nagdadala po, no? Suriin po natin po, mga kaibigan, kagaya po ng mensahe ng awit, no? Siguraduhin po natin. Kasi sa dami po ng reformation po ngayon, hindi natin alam kung alin yung totoong reformation, no? Pero ang totoong reformation po is simple lang po. Paano natin makikilala ang totoong reformation? Simple lang po. From error to truth. No, hindi po from truth to error. That is maling reformation po yan. No? So ang totoong reformation po is from error to truth. Pagbaliktad po dyan, from truth to error, na
Delikado po yan, no? Kaya yan po, ang totoong reformation po is dadalahin po tayo sa dating landas. Kaya yung page naman po natin, o ang ating GC po sa Facebook is Back to the Old Paths. No? Yan po ay mababasa naman po natin sa Jeremiah chapter 6 verse 16. No? Jeremiah 6 verse 16, ang sabi po ng ating Panginoon, Stand ye in the ways and see and ask for the old paths. No? Wherein is the good way and walk therein, ang sabi po, and ye shall find rest for your soul. But the people answered, We will not walk therein. No? Jeremiah 6 verse 16. So, ang panawagan po ng ating Panginoon is we have to go back to the old paths. No? Yung pinakaluma talaga po na landas. No? Pinakalumang daan. At ang lumang daan na yan po, mga kaibigan, yan po yung original plan of God before sin entered the world. That's the original plan, the original design, no, of God, okay, that His people must walk, no, in the very beginning of Earth's history, okay? So, nakakalungkot lang po, dahil yung plano po ng Diyos na napakaganda, no, ay nasira. It was distorted, it was marred by sa ano po ang sumira po sa original na plano po ng Diyos? It was sin, no? Na sumira po sa original na design, original na plano ng ating Panginoong Diyos. And I would like to recap our topic before na stop po yung ating radio program. We have studied about the plan of redemption. And I emphasize in that program po natin sa mga live po natin sa Facebook, the main purpose of the plan of redemption. No? The main purpose of God. Why God sent to us the great plan of redemption. And I would like to review this evening that the great purpose or the main purpose of the plan of redemption is total restoration. No? In what way? That all things will be restored. No? Sa anong paraan po? No? There is only one way that all things will be restored, and that is through the power of the gospel. No? Through the power of the gospel, through Jesus, the everlasting gospel. No? All things will have its restoration through Jesus. No? Sa magitan po ni Jesus Cristo. Because He is the only way. There is no other way to have a total restoration but through the power of God that has given to us in His Word. No? And that power is no other than the gospel. No? Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi po ni Apostle Pablo, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? He is not ashamed. Because, according to Paul, it is the power of God unto salvation to all that believe. To all that believe. No? So, i-mark nyo po yung word, to all them that believe. No? To the Jew first, dahil ang gospel message po, When Christ has come, no, on earth, ang pinakaunang nakarinig po ng pabalita ng gospel nung dumating po si Jesus together with his disciples is the Jewish nation, Jewish people. Of which at that time, the Jewish people was the church of God or the people of God, no, as his chosen people. Okay, but sad to say po, because this Jewish people, the Jewish nation has rejected the message of the gospel. They rejected Jesus, no? And killed Jesus, okay? And also his disciples after the resurrection of Christ.
from 31 to 34 AD, the disciples of Christ has experienced this severe persecution from God's professed people, the Jewish nation. No? The crucified Christ and the persecuted the disciples of Christ. And then in 34 AD, the gospel was extended to the Gentiles. No? Because the disciples, they were forced to leave or to escape from Jerusalem to other region, no, in order to declare the word of God, no, sa iba pong mga nation. Kaya nagkalat na po ang mga disciples. Kaya yun na po yung time kung bakit ang gospel po ay napunta po sa mga Gentiles. Pero blessings pa rin po sa mga Gentiles. Pero actually, hindi naman ibig sabihin na kung tumanggap ang mga Hudiyo, wala na pong pag-asa ang mga Gentiles. Hindi po. Kapag kung tumanggap lang sana ang mga Hudiyo ng message po ni Christ, they will become His missionaries to all the world. They will become a blessings to the world. No? To all the world. So kahit itong Philippines, kung ang mga Hudiyo naging tapat lang sa Panginoon, tinanggap nila ang message of the gospel, kahit na tayo po sana ngayon, under po tayo ng Israel. No? Pwede tayong maging kaparte po ng bayan ng Israel. Okay? Kahit tayo po ay Gentiles. Dahil sila po ang maging instrument sa kamay po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya, mga kaibigan, ang Panginoon po ay nagpadala po sa atin ng mensahe. Now, ngayong gabi naman po ang ating pong pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ngayong gabi is about, nandyan po sa title po natin, no? Ang title po ng ating pong, ang ating topic po ngayong gabi is God's Basis of Covenant with His People in the Old Testament, OT, nasa po sa atin, nasa live po natin, and in the New Testament, no? Ano po ba ang basis of God's covenant? When we say covenant po, kapag tingnan natin yung meaning po ng covenant, it is an agreement or kasunduan, no? Kasunduan po ng dalawang parte. No? Ang dalawang parte. Ang unang parte po is ang God, no? Ang ating Panginoong Diyos sa Old Testament, sa Israel. And ang ikalawang parte po, second party, is itong Israelites. No? Sila po yung second pangalawang party po, no? First part and second part po ang mga Israelites. Ang Panginoon ang una at ang ikalawa po ang ating mga ninuno po noon ang mga Israelites, no? As a people of God at that time. Okay? So mayroon po silang covenant, ibig sabihin promise po, agreement sa isa't isa. No? Okay, saan po naka-base, saan po nakasulat po 'yan? No? Sa Old Testament. And mamaya po titingnan din natin what is God's basis of covenant in the New Testament. Sa ating panahon na po ito. Mamaya po, unahin muna po natin itong Israel. No? Bakit po gusto ko po itong i-share? No, sapagkat tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Okay, dito natin makikita po mga kapatid, 10 verse 11. Sabi po dito sa 1 Corinthians, "Now all these things happened unto them for example, and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come." So, ako gustong-gusto ko pong pag-aralan ng history po ng ancient Israel. No? Bakit po? Sapagkat ito ipinasulat po ng Diyos, no? Yung history of the people of God in ancient times, pinasulat po ito ng Diyos for the purpose, number one, for our example. No? So it means we can learn many lessons, no, that we can apply in our personal life, no, in our families, in our church. No? May apply po natin, kaya napaka-importante po mga kaibigan ang mag-aral ng history. Alam niyo po, may mga na-meet akong mga tao, hindi sila interesado mag-aral ng history.
Sabi nila nakaraan na 'yan, bakit pag-aaralan pa 'yan? Ah, no. Napakaganda pong mag-aral po ng history, no? Ito po, sinasabi ng 1 Corinthians 10:11, no? And they are written for our admonition. So in the history of the past, eh, wag po kayong ma-prejudice po, mga kaibigan. If we will tackle or study about, ang ating topic po is about history of the church, even world history, makakuha po tayo ng mga mensahe for admonition. Paalala po sa atin, no? Paalala po sa atin, admonition, payo, no? Okay. And ang sabi pa, napakaganda dito sa last part po, upon whom the ends of the world are come. Para pala po, lalo na sa mga naabutan ng katapusan ng kapanahunan. Kaya para po talaga sa atin. No? Pero may mga grupo po na may mga grupo na prejudice sila pag-aralan ng history of the church. Ayaw nilang pag-aralan. Ayaw ko. Baka ayaw nilang madiscovery, no, na maraming problema, no? Maraming problema. Pero napakaganda po mag-aral ng history. Romans 15:4. Ito pa po, bago tayo punta doon po sa basis of God's covenant. 15:4 po ng Romans. Sabi po ni Apostle Paul, for whatsoever things were written, no? Whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Now you see, history din po ang binabanggit dito ni Paul. No? Whatsoever things, sabi niya, for whatsoever things were written, anumang bagay po ang naisulat. Naisulat daw po, yung naisulat noon ay naisulat for our learning. Para sa ikatututo natin, mga kaibigan at mga kapatid. No? Ano pa? That we through patience and comfort of the scriptures, we might have hope. Kaya napakasarap po na magbasa ng history of the past. Last Thursday, meron po akong bisita dito sa bahay mula alas 12 hanggang alas almost 6 o'clock ng gabi. Nag-aral po kami ng prophecy as well as history sa Daniel chapter 8 and chapter 9. Kaya ang ganda po ng topic po namin. Hindi ako napagod na magsalita dahil ang sarap na magsalita po. Mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Lalo na po maraming nakikinig nung Thursday po dito sa bahay. Hindi lang yung bisita ko ang nakinig, pati yung buong bahay ko. Sila po ay nakinig, kaya ang tuwang-tuwa sila, dami nilang natutunan. No? Pati yung bisita ko, na iba naman yung paliwanag nila, ayawan ko lang kung ano yung impact sa kanyang buhay. Dahil nakita po niya yung comparison po, yung comparative po ng dalawang study. Yung study nila sa Judaism at study po natin, napakalayo po ng sa kanila. Dahil hindi po mag-match yung kanilang study based on the prophecy. And the prophecy, according to our study, must be fulfilled. Kailangan po siya pong maganap, mga kaibigan. No? Sorry po, sandali lang po ha. Nagsisignal po ng lubat yung aking computer. Okay. So, yan po mga kapatid, napakasarap talaga mag-study po ng history. And ngayon pong gabi, ang atin pong mapapag-usapan naman is part pa rin ito sa whatsoever things were written aforetime. Kaparte pa din po ito. Dahil ito po ay magsisilbi pong lesson para po sa atin, no? Sa atin pong panahon ngayon as a people of God in the New Testament or in the New Covenant. No? Okay, thank you so much. Mayroon tayong kaibigan po dito, si Brother Ian Dan Lorizo. Sabi po niya, good evening Pastor and sa lahat ng listener and viewer. Thank you so much Brother Dan, no? At naway pagpalain din kayo ng ating Panginoon. Okay? So, salamat po sa inyong greetings. So, yan po mga kaibigan. Now, punta na po tayo po sa basis of God's covenant in ancient times or in ancient Israel, no? Dito po sa Exodus, makikita po natin yung record po sa kasaysayan ng ancient Israel. Yung Exodus po, ito po yung kanilang Exodus po, ibig sabihin yung paglabas, no?
sa Exodus chapter 19. Okay, Exodus chapter 19, Moses at Mount Sinai. Ito po yung nakalagay po dito. Moses at Mount Sinai. Si Moses po ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Diyos sa Mount Sinai at sinabihan po siya ng ating Panginoon, no? Sinabihan po siya sa ng ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon kay Moses, "And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel." No? Ito yung sasabihin mo sa kanila, ang sabi ng ating Panginoong Diyos. No? Ito yung sasabihin mo sa kanila, no? Sa bayan po ng Israel. Okay? Then sabi pa po niya dito, "Ye have seen what I did to the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings and brought you unto myself. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar people, a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which shall thou speak unto the children of Israel." So this is God's covenant, or it means God's promise to the ancient Israel. Now that if they will obey the voice of the Lord indeed, now if they will become faithful in obeying all the commandments of God, no, whatsoever He said unto them, they will perform it, no, faithfully, then God's promise to them that they will become a peculiar treasure. No? Peculiar, it means special treasure unto God, no, above all the people upon the earth. No? Sila po ay maging special na kayamanan para sa Panginoon. And they will become a kingdom of priests, no? And a holy nation. Okay? So, yan po ang pangako ng ating Panginoon. At ngayon, sinabi po ni Moses, nirelate po ni Moses, yung promise po ng Diyos sa kanila. Sabi po sa verse 6, 7, "And Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces, all these words which the Lord commanded him." So, prinesent po ni Moses sa kanila, no? Ang lahat na sinabi po ng ating Panginoon. Sinabi po ni Moses sa kanila, "And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear what I speak, when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord." Okay. So ito po mga kapatid, no? Ang sinabi po ng ating Panginoon. Ano naman po ngayon ang reply? No? Ano ang reply po ng mga Israelites? No? Sa sinabi po ng ating Panginoon. Okay. "And the Lord and..." Okay. So, kung ipagpapatuloy po natin ito pagbasa, no, mga kapatid, at ang bayan po ay nag-reply din sa Panginoon, no? Kapag pinagpatuloy nating basahin ang chapter 19, nag-promise din po ang Israel na lahat ng sinabi po ng ating Panginoon, all what the Lord has said, no, all His commandments, promise po ng Israel that they will obey it. No? Nangako po sila na susundin po nila lahat ng sinabi ng ating Panginoong Diyos. No? So, may pangako po ang Diyos, may pangako din po ang Israel, and yan po ang tinatawag na covenant. Kung sa binata at dalaga po na nagmamahalan, no, sa binata at dalaga po na nagmamahalan,
yan po yung kanilang tinatawag po na commitment. No, yung kani yung nakasaad po doon sa marriage contract, no? Yung nakasaad po doon sa marriage contract po, no? Ng dalaga at binata na nagmamahalan, okay? Sa panahon po ng kanilang marriage ceremony, okay? Sa panahon po ng kanilang marriage ceremony, sila po ay meron pong kapangakuhan, no? Meron po silang pangako sa isa't isa. Okay? Na silang dalawa po ay magmamahalan. Marriage contract, no? Marriage covenant. And that covenant po ng lalaki at babae po during their wedding day, that is a lifetime covenant. No? Ang pwede pong maghiwalay lang po niyan, ang pwede pong makapagpawalang visa po niyan is ang kamatayan. Kaya ang promise po ng lalaki sa babae, I love you, mamahalin kita, no? In hardship, no? Sa panahon man ng kahirapan, kasaganaan, sa kalungkutan, kaligayahan, sa karamdaman, sa kalusugan, no? For richer or for poorer, till death do us part. Yan din po ang sinasabi po ng babae sa panahon po na sila po ay nagkaroon po ng covenant, marriage covenant during their wedding day. At yan din po yung covenant po sa Israel at sa Panginoong Diyos. No? Ang covenant po nila na ang sabi po ng Diyos, gagawin ko kayong special treasure, a holy nation, no? Special people, kapag kayo ay sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. And the Israelites answered, yes, what the Lord said, we will obey. No? Pangako din po nila. So what is the basis of God's covenant, my dear brothers, my dear friends? What is the basis of God's covenant to His people? Walang iba po na basihan po ng kanilang tipanan, kanilang covenant, walang iba po kundi ang kautusan po ng Diyos. The law of God is the basis of their covenant. No? Yan po ang pinakabasihan po ng kanilang pakikipagtipan sa Tagalog po. Pakikipagtipan sa isa't isa. No? Yan po ang basihan po ng kanilang tipanan. No? Yung kautusan po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya napakaliwanag po yan. The basis of God's covenant between Him and His people Israel is the law of His law. No? Yung kanya pong kautusan na ibinigay doon po sa Mount Sinai. No? Mount Sinai po. Yan po yung basis of God's covenant. Kaya kung ibuklat po natin yung ating Bible po sa next chapter. Okay? Sa next chapter po, makikita po natin po mga kapatid, mga kaibigan, nandiyan na po yung ibinigay po ng Diyos ang kanyang kautusan. No? Kaya ito na po yung basihan po ng kanilang tipanan, yung condition po para po ma-fulfilled po ng Diyos, maganap po ng Diyos ang kanya pong pangako, no? To become a special treasure or peculiar treasure, a holy nation, a kingdom of priests, maging ganun po ang Israel kapag sila po ay nag-comply doon po sa condition na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. And that is faithful obedience to all His commandments. No? Pero nangako naman po ang Israel na lahat ng sasabihin po ng Diyos, lahat ng kanyang iuutos, ay kanilang susundin. I don't know if the Israelites people at this time, they answered with all their minds. No? Ibig sabihin po, kasi may mga tao po na nagsasalita na hindi nag-iisip. No? Approving without thinking. Yan po, may kasabihan. Nag-approve lang pero hindi po iniisip. No? Yung Israel po. Okay? So tingnan natin po kung ano yung nangyari, ano po itong basis of God's covenant between His people in
time of Israel. Okay, mayroon pong importanteng message po ang Diyos po dito para po sa atin ngayon. It serves for us a lesson, no, for the modern Israelites in our time. Okay, ito pong mensahe po ng Diyos dito po sa Exodus chapter 20. No? So, isa-isahin po natin ito mga kapatid habang meron pa tayong time. No? Meron pa tayong pagkakataon. Okay? So, isa-isahin po itong mensahe po ng ating Panginoon, no? Sa kanya pong bayang Israel. Okay, sabi po dito po sa Exodus chapter 20, ang pamagat po dito is the Ten Commandments. Okay, alam niyo po sa ating panahon ngayon, sa dami ng lugar na pinuntahan ko, sa dami ng mga tao na nakausap ko, sa dami ng mga missionary na nakausap ko, no? Ang dami kong mga tao na na-meet, no? Na mga preacher din po, na hindi ko maintindihan why they are allergic with these Ten Commandments. Hindi ko pa sila maintindihan. And yet, ako nakikinig po sa mga magagaling po na mga preacher, against talaga sila sa Ten Commandments. No? Marami pong against po sa Ten Commandments. No? Nung kailan lang, nung isang araw na meron akong pinapanood po na dito po sa Facebook, ang Ten Commandments daw po ay para lang sa Israel. No? Okay, para lang po sa Israel. Excuse me po. Wala daw tayo labot. Kita daw ng mga hintil, wala tayo labot. No? Okay. So, tingnan natin po mga kapatid. Ano po ang mensahe po ng ating Panginoon when He gave the Ten Commandments to the Israelites people, no? Na mayroon pong napakalaking mensahe po para sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon, sa bagong tipan. Oh, dito po sa New Covenant na. No? Okay, tingnan natin po ang naka-record po sa Exodus chapter 1 verse 2. 1 and 2 po, no? Ang sabi po dito, "And God spake all these words saying, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." Okay. So, take note po. Ito pong verse 1 and 2 ng Exodus chapter 20, napakaganda pong verses po sa Biblia, no? Because God introduced himself, no? Dalawang punto po ang ini-introduce po ng Diyos, no? When it comes to himself, sa kanyang sarili po, may dalawang punto po na nais ng Diyos ipakilala, no? Ipaalam sa buong Israel at that time, no? Ibinigay niya ang kanyang commandments bago niya ibinigay isa-isa yung kanyang commandments, no? Bago niya binigay kung ano yung unang commandments, bago po niya pinalagay po niya kay Moses yung heading, yung pinakaunang verses nito sa verse 1 and 2. "And God spake all these words saying, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." No? So, pinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang bayang Israel. No? Paano po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa bayan po ng Israel? Nais ng Diyos na ma-acknowledge po ng Israel or maintindihan nila mga kaibigan at mga kapatid. No? God wants them to understand, no, and to acknowledge that the Lord, their God, is their Savior. No? Gusto po ng Diyos yan na maintindihan nila na siya po ang kanilang Panginoong Diyos na kanilang tagapagligtas. The word brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. No? So, nais po ng Diyos na ma-acknowledge nila yon, maintindihan nila yon, that He is their Savior. No? Siya po yung kanilang tagapagligtas. Okay? So as a Savior,
pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. No? Na mula po sa lugar na yon na pinahirapan sila for many, many years. But God, through His power, through His miraculous way, God saved them from that slavery. And isa pa po na nais ng Diyos na makilala po ng Israel, no? Ma-acknowledge po ng Israel na maintindihan nila that the Lord is, that God is their Lord. No? He is their Lord and their Savior. So dalawa po 'yan, no? As Lord and Savior. I am the Lord your God. Okay? So ma-acknowledge nila ang ating Panginoon, ang ating Diyos bilang kanilang Panginoon. At makilala nila ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas. At ma-develop po sa kanila yung totoong trust, yung belief, or yung pananampalataya po sa buhay na Diyos. No? So yan po ang gusto ng ating Panginoon na maintindihan nila. Una, they have to accept Jesus, or they have to accept God as their Savior. And pangalawa, they have to accept Him as their Lord. Kasi pag natanggap na po nila si Jesucristo, no? O ang Diyos bilang kanilang Panginoon, then they will become willing, no? They will become willing to obey kung ano yung gusto ng kanilang Lord. Kasi ang ibig sabihin po ng Lord, in other words po, is Master. No? So kung tinanggap po nila ang Diyos bilang kanilang Master, bilang kanilang Lord, magiging masaya po sila sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya lang, ang mga Israelites, nagsalita po sila in answer to God's voice, no? Nagsalita po sila, nagtiwala sila sa kanilang sarili dahil ang akala nila kayang-kaya nilang sundin ang lahat ng sasabihin ng Panginoon in their own capacity, in their own strength, no? Yan po yung hindi nila naisip. Without the grace of God, without the help of God, kung wala silang buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos bilang kanilang Master, hindi po nila magagawa ang sundin ang utos ng ating Panginoon. So nag-approve lang po sila without thinking. Hindi nila na-realize that without the grace of God, they are incapable, no? Hindi po nila magagawa na sumunod sa sinabi po o hindi nila masusunod ang utos ng ating Panginoong Diyos. So kailangan po sana nila ma-feel na they are dependent upon God as their Master. No? Nakadepende po lahat sa ating Panginoon. Without the grace of God, without the strength of God, hindi nila masusunod. Hindi nila na-realize po yun. Kaya tingnan nyo po, mga kapatid, after ilang week lang po, parang 2 weeks, mula nang natanggap nila yung utos po ng Diyos, nagsamba na sila sa Diyos-Diyosan doon sa Golden Calf. Week lang po ang lumipas na, parang 2 weeks po ang lumipas, nagsamba na sila. Nadili lang si Moses doon sa Mount Sinai, medyo natagalan lang siya. No? Pagbalik ni Moses, ano na po ang nangyari? Nakita na po ni Moses ang mga Israelites na ano po, sumasamba na sila sa Golden Calf. No? Kaya po ang mangyayari po din sa atin po, mga kaibigan, mga kapatid. Kapag hindi po natin nadama na kailangan po natin ang biyaya po ng Diyos in our everyday life, hindi natin nadama na kailangan natin po si Jesucristo sa ating buhay. Kailangan natin ng power po na mula po sa Diyos para magawa po natin ang kalooban po ng Diyos. Kapag hindi po natin yan nadama sa ating sarili, nagtiwala tayo sa ating mga sarili na kayang-kaya natin sundin lahat ng sinabi ng ating Panginoon, magiging kagaya din tayo sa mga Hudiyo na nabigo na tanggapin si Jesucristo at nabigo sila na maabot po nila yung true righteousness na nais ng Diyos na maabot nila
No? Yung true righteousness, ang true righteousness po is not, hindi po natin ito ma-attain, no, in our own strength, in our own efforts. Even in keeping the law of God, we cannot, no? Baka nagtitiwala tayo, mga kaibigan, mga kapatid, na something, we are already righteous because we are keeping the Ten Commandments. Baka doon tayo nagtitiwala po, mga kaibigan at mga kapatid. It's very dangerous po. Napakapanganib po yan. Kapag nagtiwala tayo sa ating sariling lakas in keeping the law of God. Meron pa akong nabasa po na isang religious book, Steps to Christ po, isang religious book. If you are keeping the law in our own strength, no, we are trying to keep the law. We are attempting an impossibility. Everything that man can do without Christ is polluted with sin and selfishness. No? Kaya, it's a lesson for us, my dear friends, my dear brothers and sisters. Lection po ito para sa atin that we must not trust to our own righteousness, to our own doings. No, hindi po tayo magtitiwala to dyan. But we have to trust in the righteousness of Christ as our only hope before God, that we can be accepted before the Father as righteous. Kaya sa Romans chapter 3 verse 20, ito po yung katotohanan po. Ito yung sinabi po ng banal na kasulatan through the Spirit of God. Si Apostle Pablo po, binigyan po siya ng ating Panginoon ng liwanag. No? Ano sabi po sa Roma, sa Romans chapter 3 verse 20? Okay? Pakinggan niyo po, mga kapatid. Romans chapter 3 verse 20. Okay, sabi po dito. Therefore, by the deeds of the law, there is no flesh shall be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So ano daw po? By the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Wala pong aariing ganap sa paningin po ng Diyos by the deeds of the law. No?